Kuan kasi sa sniper kasi bawal mag-meeting engagement yung sniper sa kalaban kasi violation kailangan. Ang sniper kasi ikaw ang maka-OP sa kalaban, hindi mismo ang kalaban maka-OP sa iyo. So, yung sa training namin sa school pa lang, in-apply namin nung doon na kami talaga, lahat na training na si tinuro namin, in-apply na namin doon. Yung tulad ng visual tracking, pinag-igyan namin yung para kung paano makuha namin si yung kalaban na dahil katal-tagal na yan, ano, yung international, ano na yung kalaban na yan na hindi matagal, ano pa, makuha-kuha. So, doon talaga na, nung na, patunayan na namin na ang sniper na doon, pwede rin na kasi maganda yung score namin doon. So, yun ang umpisa na pagkatapos ng class namin, tuloy-tuloy na every year na nagkakandak ng ang Scout Junior Training School, nagkakandak ng sniper course. Dahil magandang epekto sa amin training pa lang, kaming class day, doon ang magandang epekto nakita nila na doon nga magandang nakuha ang resulta. So, kuhan kami doon. Tayo lang bida talaga. Oh, kasi hindi man kami nag-ano doon, nagpapayabang, pero nakita naman sa trabaho doon dahil yun nga, yung tagal na international sumbaga, kami ang naging bida ngayon doon. Kasi yung Marines, anang Navy at saka ng Juan, nandun kami, ano, nakaskarmiser kami dito. Dito lang pinag-inkwentrohan. Sinasabi nila, di ba? Wala kami narinig na putukan doon. Wala, kaya, wala. At saka, low ground tayo yung mga company natin. Bali, parang blocking force. Tayo ni Estudyante yung nag-ano silalim. Nag-scout talaga kami, nagbulabog doon sa kalab, sa baba. Doon nga ang ingat-ingat namin dahil siyempre, apat lang kami. Minsan na dalawa lang mag-move. So, grabe ingat namin doon. So, doon ang nangyari doon. Yun ang nangyari doon, nasabi ng mga classmate ko, kasi akong pinaka-senior, sabi ng classmate ko, sabi, Amit, kung in kaso na maka-anon tayo dito, walang iwanan. Sabi ko, siyempre, kung saan tayong pupunta isa, doon tayo. Walang iwanan tayo. Kasi kung maghiwalay pa sa atin isa, wala na. Paralyze na yung kuha natin, yung team kailangan, kung saan pupunta doon. Antay lang kayo ng command ko dahil siguro hindi ko man kayo ipapahamak. So, yun ang nangyari doon na kasi mahirap ang pinuntahan namin. Doon na pumasok sa isip namin na wala na kami, walang iwanan talaga. Hindi nga na naisip namin doon na ano eh, yung pamilya namin ko, anong mangyari sa amin doon, paano kaya ang pamilya namin. Kasi yun nga, trabaho lang namin ang inisip namin na makuha talaga yung target namin doon. Ang nakakaisip, pumasok lang si isip ng classmate ko doon na walang iwanan. Ang ibig sabihin ng walang iwanan, kailangan makauwi tayo ng buhay. Makabalik sa pamilya na matiwasay, walang may masamang mangyari. Okay. Nice interview. Yan yung interview yung baboy. Yung papano. Yung baboy kasi na yun, harboring kami. Magharboring kami nga doon. Magharboring kami sa baboy na yun. Yung kabilang, kasi yung mga high ground doon, bawat team namin, nilagyan doon. Kumbaga, para puro high ground kami. So, sa kabilang team namin doon, may naupian sila doon na, no, maingay. So, naupian nung naupian nila, nung nakita pala nila, akala nila kalaban, yung pala baboy ramo. Kasi sino yung kwan din? Sino yung naka yung nag-visual tracking nun? Nag-visual tracking doon si yung kasi may dalawang kaming classmate na staff. Pangalan. Si PO1 Portinto. Portinto at saka si Pasking. At saka si Sergeant Mapilit. Hindi sa akin ang kamit yun. Kamit niya. Na iba. Pero kaming kwan rin yung magkasama. Nag-ano kami noon? Nag-iwahiwalay kami. Wala. Siya nag-move siya dito. Nabaro nag-move pa ganun. Ako nag-move pa ganito. Yun ang natumbo ko. Sa sobrang, siyempre, pulis yun. Yun lang time yata na nagpunta sa bundok mag-operate. Suburaw ang mamadali niya. Excited dahil ngayon nakita ng baboy ramo, binaril niya kagad. Inauturize mo ni Captain Christine na barilin. So, natamaan. So, ang nangyari doon, kasi sobrang excited, hindi niya na isip ngayon yung na-apply, yung nakalimutan yung i-apply yung kuha ng... At ang palagay ko, mate, ang ano doon, nangyari doon, sa dami ng ranger doon, yung baboy ramo nahawaan ng ranger, nag-tiger jump doon yung baboy ramo. Hindi, ang sabi ni Portinto doon, yung bypass ng baril niya, yung stoner, tabingi.
Sabi ko, yun nga, pag nilikot sa training ng sniper, pag hindi makatama, million aliba yan. Million aliba yan pag hindi ka makatama. Maraming nandyan na yung hindi ka nakakain, gutom ka, pagod sa takbo, nandun na yun, kulang sa tulog. Nandun. Sabi, kulang sa 10-5 rounds. Hindi na, tamaan yun ni Kon yun, Fortin to. Tapos bakit daw siya hindi nakatama kasi? Hindi siya nakatama, yung aliba niya doon, yung bipod ng Kon niya. Tabingi. Hindi niya na. Kasi yun, sobrang madali, antay niya sana kami na, kumbaga, mag-coordinated fire. Si Garcia. Si Garcia, yung nagtapga na namin, yung sana ang ano, mag-body by at coordinated fire para sigurado. Kasi silang pinakamalapit na siya. Oo, sobrang mamadali niya, wala, hindi na tamaan. Akala ko, wala na binuro na pag ano yung kanay pa. Hindi, yung sabi ng ano, sabi ng classmate ko naman si Portinto, paano sir, yung target natin doon sa school, puro manaka tayo, sir, wala may manaka yuko. Nagpalusot pa rin. Ay, ano yan ni Captain Christy, ah? Ang sabi niya. Ilan yung, ano, gultos mo lahat? Walo. Walo? Tapos saan mo yung nakuha? Doon sa ano, sa, pag sinabi,